Hello guys, good morning. Welcome to our technical training today. Just give me a second, may hinahanda lang po tayo. Ano handa? Okay, we are preparing our system. Na ito yung gagamitin natin. Hang on. Ngayon, para lahat ready na. Anyway. Let's play some video.
Okay. All right. So that's all for our mixer. Welcome to our technical training today. And of course, first of all, I would like to welcome each and everyone, acknowledge your presence. Of course, our mentor, Sir Ed Ting, and Wells. Good evening, Ma'am Amelita. And of course, to DMC888, Bobby. Then Galaxy S25G, kung sino ka man, saan ka man naroroon. Okay, welcome. Also to Dr. Isabel Gumaru, welcome po. And of course, ating masipag, Nomer Rubio from Japan. And good evening then. Welcome to Mr. Ramir Delfino and Tita Sonia De La Cruz. So magpapakilala ko doon sa mga hindi pa nakakakilala sa akin. My name is Merly Cortado and prior to this business, I was once a call center agent. Pero yung ating pag-uusapan ngayon ay hindi tungkol sa business. I mean, hindi tungkol sa pagpapalaki kung paano ginagawa ang business na ito. Rather, this webinar tonight is all about something like technical na kung saan pwede kayong mag-navigate sa inyong account kung ano yung dapat nyong unahin, kung ano yung dapat nyong puntahan muna. Since we are now in massive promotion of Mixer, lahat tayo kay Mixer nakafocus pagpapromote. Because through this, at dahil ito rin yung matagal nang hinihintay ng marami, we should know how we can promote this business effectively, this online games, dahil alam nating hindi na natin kailangan itong ipilit. But prior to promoting our business, make sure okay, na ang settings ng account natin ay maayos siya pagdating sa placement nung lahat ng magsa-sign up. Okay? So first of all, kailangan punta kayo sa account natin. And here we go, magsisimula na tayo. Let me share my screen muna. And eto siya. There we go. So once you log into your account, whether you are using a laptop or a mobile app, dun sa mobile app, una nyong i-click lagi doon for those who are new to this business, yung back office. And once you click on back office, eto na yung susunod na page. Now, if you are using a phone, meron dyang tatlong lines, three lines at the upper right corner of your screen. You have to click on that and then may makikita kayong account. Once you go to account, click settings. Dito naman sa full website, if you're using a laptop, a desktop, or kahit yung phone nyo at kung kayo ay pumunta sa Google and nag-type kayo ng full website natin, www.crowd1.com and log in. Tapos ito yung i-click nyo dito sa may profile picture. So if you're using a phone, look for account. And then click nyo muna yung settings. This is very, very crucial. Bakit? Later on, I will explain it. Pero kailangan muna tingnan nyo ang settings nyo. Doon sa settings, once you click that, ang susunod, your member placement. Please make sure, dito sa member placement, dito dapat nyo makita kung saan automatic mapiplace ang lahat ng mga nagre-register sa inyo. Whether sa left ba siya or sa right, depende kung ano yung weak leg mo. Let's say, doon mo muna i-place. You can choose left kung yun ang weak leg mo. Tapos, don't forget to click save. Or you can choose to place that person on the right and click save. You can also choose to place any of your incoming member. Place under another associate. Pagka meron kayong specific na gusto nyong suportahan, na yung direct nyo ay doon nyo lang siya ipa-place doon sa kung sino man yung downline na gusto nyong makinabang. Na pag dito tinamaan, kikita siya si downline mo. And I have already set my settings this way. Nasa right side ni brother ko. So that kapag may mga mai-refer ako, dito papasok automatic. Then click save. Okay? So make sure na yun muna yung ayusin nyo before proceeding to inviting or sending your Mixer link. Kasi, okay, let's go back to your homepage. To our homepage. Diba, if we want to promote
mixer. Kasi yun yung mas mabilis, mas madaling ipang encourage doon sa ating mga kaibigan na hey, you can now start to earn euro while promoting these games. Diba ganon? And then we are only sending them the link. Ano yung link na ipapadala natin? Once you are able to log into your account, ganito lang yan. Punta ka lang sa baba where you can see your position. And kung hindi pa kayo nakaka-register kay Mixter, okay, make sure muna na kayo ay nag-register. Ito ay para dun sa mga bago. So all you need, dito lang kayo. Kita nyo dito sa right side, may picture ni Mixter. Dito sa tapat, click nyo lang yung register. The next page, magpapakita siya na register to Mixter, tapos click allow. I-allow nyo siya, si Crowd1, na isend ang information natin kay Mixter. Because Mixter is another company. Naka-tie up ni Crowd1. Okay? Now, once you're registered with Mixer, ganito ka nang makikita. And you will have the number of invitations. Pag wala ka pa na invite kahit isa, this will show zero. Okay? Tapos for every invite or nag-register dun sa Mixer, lalagay na dito yung number. You have to make sure na you are already completed with at least 5. Kasi magsisimula ka dyan sa level 1. Yung level 1, if you have one sign up with Mixer, it could be na sila yung downline mo na rin kay Crowd1. Make sure na lahat ng ating direct na naipasok kay Crowd1 ay na-register sa Mixer so that it will appear here the number of your registered members now with Mixer. Then on top of that, kung let's say ang aking direct lang ay 10, showing this number na 16, meaning there are already 6 registered members with Mixer. Kay Mixer nga lang. Okay? So there's a difference, guys, pero sasama pa rin siya sa binary. So mamaya papakita ko yung downline viewer. So this time, eto makikita mo yung iyong link. Yung https://mixer.com/signup, and then makikita mo dito yung iyong username sa dulo. Okay? Kita mo yan. So make sure na username mo yung nasa dulo ng ikinakalat mong link, ha. Meron kasi akong isang downline, kawawa naman siya. Nag-forward siya doon sa mga kaibigan niya. I-forward niya yung post ko sa Facebook. Sabi ko, make sure ni in-edit nyo muna yon. Yung inside na username ko, username nyo, and then you can just promote. So once na nakopy nyo na to, you have to promote this. Kailangan din promotion. Hindi pwedeng basta na lang nating hintayin tayo yung lalapitan. You can post this to your Facebook account. So let's say, eto. Pakita ko yung Facebook account ko. Where you can simply post Mixer, kahit yun muna. And then people will ask you, ano ba yung Mixer? So once you go to your Facebook account, di ba ganito yan? Let me show you first. Ayan, di ba dun sa, for those na hindi pa masyadong alam, punta kayo dun sa page, sa account nyo lang basta, yung sa Facebook. What's on your mind? Dito rin kayo nagpo-post ng kung ano-ano lang. Kesa kung ano-ano lang, dito kayo mag-post. Ayan, what's on your mind? Tapos, i-paste nyo dito. Let's say, ayan, kinapi ko na yung link ko, di ba? Ayan, for example. So, ayan yung link ko. Then, what you can do, syempre, lagyan mo naman ng konting palabok. Yung sa akin, nakalagay dyan ay earn euro, euro while playing online games. Tapos naka-paste na to. Naka-paste na yung sign up. Hindi pala ito yung sign up ko, no? Ito mismo yung games, yung kanina, yung pinlay ko sa video. At least, kailangan nyo mag-include nun. Yung para makita nila kung ano-ano yung ibang games na available. And then, idagdag mo pa dito yung ating link, which is eto ngayon. Wait. Kinapi ko. Okay. Balik tayo dun kay Facebook. Tapos, ipipaste nyo lang yan dito. Oh, asa na yan? Ayan siya. Tapos, ganyan lang siya. Ayan, ayan yung link na dyan siya magsa-sign up. Tapos, para makita niya kung ano yung pinopromote mo. Eto, yung games natin. Okay? Tapos, click nyo lang yung post. Tapos, marami na dyan magtatanong. Lalo na yung hindi pa nila alam to. Okay? Tapos, make sure na yung account mo ay nakaset sa public. Ayan, no? Yung name mo. May mga choices dyan eh. Kasi public, para lang sa friends mo mapapakita yung promo. Or para lang sa close friends.
Pero wag niyong gawing close friends lang. I-public niyo yan so that there will be a lot of people who will see your ads. And because of this, ako, okay, hindi ko na ito ipopost ha kasi may post na ako kanina. Okay? Ayan siya. Wait. Eto siya, oh. Nakalagay kong post, are you ready for Mixer? Earn Euro while promoting online games. Tapos yung link ko, and then yung ano, yung YouTube watch yung kaninang video ni Mixer. Okay? Diyan pa lang, ay malaking ano pa yan. Tapos araw-araw mo siya. It's either i-send mo doon sa messenger ng mga kaibigan mo, kakilala mo, and that will create a curiosity na at magtatanong sa'yo. Now, for now guys, ay free ang registration natin kay Mixer. Diba? Since we are promoting Mixer, free ang registration nila. Pag tinanong ka, may bayad ba yan? Pero sabihin mo muna ganito. If you want to avail of our Mixer online games, libre naman ang registration. Okay? Hindi yung pwedeng basta sabihin mo lang na okay, kita ba kami dyan? O paano ba? May bayad ba yung registration? Hindi, wala kang mabayaran dito. Hindi pwedeng wala. Okay? When we are talking about business, palaging may puhunan. But you can give them options. Sabihin mo, para yung tipong hindi ka namimilit. Kasi may tao na kapag lalo mong pinipilit, lalong ayaw. Diwag. Bimo, you can just play games. O kaya, you can also take advantage to take this one-of-a-kind opportunity. A lifetime na ikaw ay magkakaroon dito ng account na pwede kang maging affiliate member by simply enrolling doon sa ilan sa ating mga courses. Ganun lang. Para malinaw sa kanya na talagang may business dito. Now, I want to show you kasi yung once you click downline viewer doon sa account nyo, ha, punta kayo sa account or punta kayo sa downlines. Then doon sa downlines, ayan makikita nyo na, di ba? If you have points on the left or points on the right, sa akin sa right meron, marami. Left, wala. Tapos baba kayo ng konti, but if you are using your mobile app, sa baba nito, etong may family tree na to. Yan, sa baba nyan, dyan nyo makikita ito. Yung number of your direct sponsored members. So dito makikita nyo yung lahat ng naipasok nyo sa Crowd1 directly. Diba? Diyan yan. Now dito rin mag-a-appear ang lahat ng sign up kay Mixer na directly galing sa'yo. And I will show you here. Taka, hindi yan. Hindi yung ibang nakapuna na yan. Dati pa yan. This one, eto naka-red. Kita nyo? Lahat ng nag-sign up kay Mixer na hindi pa nagpa-purchase ng education or entrepreneurial package ay naka-red lang siya. Pero nandun na yan sa system. And as you can see, itong username na to, hindi ko to kilala. So malamang-lamang, nakita yan sa post ko sa Facebook. I tried to send an email to this person. Mamaya pakita ko kung ilan na yung maipasok niya. Then ito namang isang naka-red na si Toro Maru. Kilala ko naman to. Okay, ka-chat-chat ko siya. Talaga, meron kayong mga online games? Yep, kikita ka rin dito, okay? Once you become part of the business. Pero meantime, okay, gusto lang daw muna niyang matingnan yung mga games. Tapos kung talagang nagwo-work na, saka pa lang siya magre-register. O, bahala ka dyan. Anyway, eto pa, hindi ko rin kilala tong taong to, nag-register din sa akin. Buti pa tong mga to, kahit hindi ako kilala, nagre-register. Anyway, ganun lang mag-promote ng mag-promote. Okay, tapos send lang kayo ng mga link nyo dun sa mga kakilala nyo. And this is how it will appear. So remember, etong si Jing2816. Tingnan natin. Eto siya. Itong si Jing2816 na, kita nyo, ako yung direct sponsor, hindi pa siya bayad, pero registered siya kay Mixer, marami na siyang naipasok. Itong kita nyo, sunod-sunod na yan, kanya lahat yan hanggang dito kay Elzira. 1, 2, 3, 4, 5. 5 na agad. Ayan, kita nyo, dito sa right niya, makikita nyo, 1, 2, 3, 4, 5. Ayan na nga. 5 na yung direct niyang napadalahan ng kanyang link. At ito yung mga nakaabang maglalaro ng online games natin. And for sure, this person will probably, for sure na, hindi probably, will get in touch with me. Kasi nag-email na ako dito. Alam niyo ang email ko, you have to contact me kasi tuturuan ko siya na ayusin yung settings sa account. Remember, lahat ito puro right. What if nagising na to and nag-activate? What I mean, nag-activate, nag-purchase
nag-purchase siya ng education package kasi gusto rin nilang ma-maximize yung chance na kumita sila once they invite game online game players. Yun yon. So the moment mag-activate lahat to, eh nasa isang side lang, kawawa naman. Anyway, marami pa naman for sure. So that once na naayos nyo yung settings, dito naman dapat sa left mapupunta. Okay? So that's it for sending links to all your invites. At marami, marami pang iba. Sobrang nakakatuwa kasi ang dami nang nag-register kay Mixer. Ganon din lahat yung mga iba kong na-sponsoran. Okay? So let us, let's see. Let us go to other basic na dapat nyong malaman dito sa ating CrowdOne business or CrowdOne account. So you already have an idea kung paano mamigay at mag-promote ng Mixer online games that will help boost building your network. Now, it is also important for us to know kung paano naman i-fix lahat, paano ka mag-navigate sa account mo. Okay, let's start first with checking your account balance. Dito sa account balance na nakikita nyo, okay, dun sa mismong front homepage, you can see account balance, which means dyan pumupunta lahat ang 70% of all your earnings. 70% lang ha. Okay? Remember, the 30% of your income will automatically be converted into rewards. Kaya itong rewards mo ay nadadagdagan at nadadagdagan pa as you continue to earn. Plus, ano pa yung nakakadagdag kay CrowdOne Rewards? Yung ating streamline bonus. Mamaya natin isa-isahin yan. So again, si account balance, okay, also to make sure that you understand, marami kasing medyo nalilito dito. If you are seeing this amount, 898.80 BP, hindi po ito euro, business points. And you will get 10% of this para makuha mo ang amount sa euro. So ito ay 89.88 euro ang value niya. Okay? That you can withdraw anytime. Mamaya pag-usapan natin kung paano siya i-withdraw. Okay? Next, ang ating streamline level. Paano ka pupunta kay streamline level? Na iba na yung page natin ngayon. Dati, basta nag-click ka, ayan, makikita mo lang yung level mo. I am currently at level 13 of the streamline bonus. Saan ka pupunta dyan? Mamaya, pupuntahan natin lahat dyan. Now, next, let us also show you your binary points. Wherein it shows kung ilan ang number of points mo sa left, which is sa akin, it shows 0. Sa right ko, it shows 38,600 points ang right side ko. Okay? Then, the other part, makikita mo rito yung upgrade for free with the Epic promotion. It's available for the rest of the year. Sometimes people are asking, oh, free pala yung upgrade. For example, for you to check what is your current package, andito lang yan, di ba? After your username, you can see your current package and position or your position here. So dito, if you are just at the start, makikita mo rito starter para doon sa mga wala pang position. Starter, and then they can see white, maybe black, whatever, kung ano yung package nyo dyan. Okay? Dyan nyo makikita. Now, this means yung upgrade. Kung halimbawa, ikaw ay black na. And you heard about upgrading is free. It doesn't mean na as free talaga. Ganito muna yan. If you are a black package holder right now at nag-click ka ng upgrade, once you click upgrade, ang susunod na page na mapupunta dito, ayan, sa akin kasi wala na. Kasi I have already the highest position, which is the Titanium Pro. Pero let's go back. Once you click upgrade, the next page that will appear, ito, pag kinlik mo si upgrade, is your option or choices kung ano yung pwede mong pagpilian. For example, you are a black package holder. So yung susunod na page, you can upgrade to gold, you can upgrade to Titanium, or you can upgrade to Titanium Pro. So, since there is an ongoing promotion, okay, there is an ongoing promotion, pag kinlik nyo, if you want to upgrade from black to gold,
babayaran mo yon, okay? Yung package na yon, yung worth, which is 30,000. Remember, kasi yung gold is 48,000 minus 18,000 na yung current package mo kung black ka, okay? So that means 30,000 pa yung kailangan mong bayaran na difference. So once you click the 30 this upgrade, kunyari nga from black to gold, then the next option will be for you to pay. Now, once na nagbayad ka and ang pambayad na gagamitin mo lang dyan ay through Bitcoin. Hindi pwedeng gamitin pambayad ang account balance dito sa ating back office. That is because kailangan mong gamitin ang Bitcoin. Pinupush tayo ni CrowdOne maging familiar sa Bitcoin. And kailangan yun ang gamitin mo para ma-upgrade ka for free. Once you have upgraded to gold, let's say black to gold, after that, automatic i-upgrade ka ni CrowdOne sa titanium. And that is what it means by upgrading is free. So ang binayaran mo lang ay yung isa, yung from black to gold. Pero yung gold to titanium, yung next level, si CrowdOne na ang may sagot doon. Kaya sinabing it's free. How about para sa mga new member, di ba, once they register with CrowdOne, or for example, nag-register lang muna sila sa Mixer, they already have an account, login lang sila sa CrowdOne account then, okay, download sila ng CrowdOne, enter the username and password, and when these people who registered at Mixer are ready to pay at least for that 6,000, i-click lang nila yung upgrade. Tapos makikita nila yung upgrade, they would have to upgrade from hindi naman siya starter eh. Upgrade to white lang. Ayun, sorry. So upgrade to white, 'yun yung kanilang unang-unang makikita na part, na portion. Once they click upgrade to white, ang sunod na option, they will pay 99 euro or 6,000 pesos at diyan po pwedeng gamitin ang mga white codes na binili natin using our account balance. Kasi white lang naman ang binibili. Okay? Be careful of this. So once they click on upgrade to white, kasi sila yung galing kay Mixer lang. Ha? O kaya kahit new member, basta upgrade to white. Then once na nagbayad na sila sa white, then CrowdOne now will automatically upgrade them to black, to the next level. Okay? Yun yung sinasabing free upgrade pa rin. And then once they are registered na, okay? For example, hindi sila kay Mixer nag-register. Yung mga normal nating ini-invite na nag-register muna sa atin, they can again click register kay Mixer. Okay? So let's just continue with how we can send invite link. Yun. Bukod dun sa, let's say, eto nga, di ba, nagkakalat tayo ng Mixer link. But for example, merong iba na ayaw muna yan. They just want to get into the business. So di ba, normally, ang ginagawa natin, we send invite. This is also important para malaman nating lahat, para hindi lagi tayo naghihintay nung availability ni na upline. Minsan busy. Once you click invite, ayan, let's wait. Once we click invite here, ayan, you can see invite, your sponsor link, pero diba dito tayo, we have to create our invite link. You have to enter your prospect's name, ABC, pag ready na siya, then type in any message, hi, hello, or welcome. Tapos choose where to place the person, kung sa kaliwa yan ba, o sa right, o sa kaliwa, then click on create invite link. So pag nag-click ka ng create invite link, and susunod, hang on. Parang walang umano sa akin. Let's just click on this one. Invite created. Ayan. So sa akin, ayan na, bago na pala. No? Dati maraming mga tao dito sa ilalim. Eh. Once I have created an invite link, andito na yung, syempre tinype nyo na dito yung pangalan niya. Saan yun? Eto, name. ABC lang ginawa ko. Then, hi. Then, eto na. You have created the link and then copy. Make sure to copy this link. Tapos, ito na yung isesend mo sa kanyang messenger. Or, sometimes you can do it on your own. Kaya kalimitan, hinihingi na lang namin lahat ng info. Tapos, kami na nagre-register. Okay? So, make sure that
kung sino ang totoong sponsor at ang nag-invite sa kanyang account magla-login. So this time, I logged into my own account. Definitely, ako ang personal sponsor ng taong ito. Okay? So once you copy this one, then click here. Tapos makikita nyo, you have to create his account or her account. Enter the username. Tapos lahat ng information dyan. Then check nyo dito. Then click register. Once you click register, sige, let's say, sabihan na lang natin to ng ABC123. Ah, ayaw pa rin. 1234. Ah, ayaw. Okay, for the purpose of demonstration, para maipakita ko sa inyo. ABX na lang. 1234. Ayaw pa rin. Ayaw niyang tanggapin, ano? 1964. Ayan. So, let's say, maglalagay tayo ng sample, no? So that you have an idea. Tapos, ayan. 4033. Then, Hang on. Then my address, my email address. Ayan, dali lang ha, tingnan natin. This is how you can register. Ah, ayaw niya. Ayaw pa rin. Dapat mag-match daw eh. Dot. At yahoo.com. Ay, password na pala naman to eh. Sorry naman. Okay. Sorry naman po. Ayun. Tapos, password. Yan. And then, click ko ang register. Pag-click ko ng register, the next page here will ask to purchase the package. Ayan na yun. So, white package, tapos select mo yung white, tapos select mo yung payment. Dito ka sa gift code. Pag-click mo ng gift code, i-enter na lang dyan kung ano yung gift code at pagka-submit nyo, automatic registered na tong taong to. Ayan, may isang account na kulay red doon sa ano ko, doon sa ilalim ng downline viewer ko pagka nakita ko yun doon. Okay, so that is for you to sign up or to register somebody under your account. Okay, asan yun? Eto na siya. So balik ulit tayo doon sa account ko. This is for you to know kung paano naman yung susunod. Paano kayo magwi-withdraw? Ayan, wala na. Okay, kailangan kong mag-log in using my own account. So, since marunong na kayong mag-register, kailangan aralin naman natin ngayon kung paano tayo makapag-withdraw, okay, using our using Bitcoin at saka yung withdraw using gift codes process. Para tayo na yung gagawa. Oh, wait lang po. Okay, habang naghihintay tayo, let's just use my phone. Ayaw pa niya eh. Medyo mabagal dyan. Stop sharing and let me share my screen para dito tayo magwi-withdraw. Magpapakita kung paano magwi-withdraw. Let's log in to your CrowdOne account. To our CrowdOne account pala. Sorry. Ayun. Then, lagi nating click yung back office para magdiretso tayo dun agad sa account natin. And once you are here, ayan pa, kailangan may extra security required. Ayan lang.
Hanap tayo. Ay. Dali ah, hindi ko kasi makita kung asan dito yung bus eh. Bus ba 'yon? La cars. Ayun lang, no. Sana na ay ayaw. Sandali lang. Hanapin natin yung mga cars. Ah, okay. Ayan na. Okay na. Ayan na, naglo-login na tayo. Here is my account. Pag gusto nyong mag-withdraw, let's say may balance na kayo dyan, click nyo yung upper right corner of your screen, click nyo yung account, and click nyo ang withdraw Bitcoin, hindi mo na Bitcoin. Let's say, click nyo si gift codes. Ito. Once you click gift codes, then select nyo yung white package. Tapos, click nyo ang get gift codes, which is 990 business points or 99 euro. It so happened na ang aking account balance is not enough para makapurchase ng white code. Again, remember guys, it is only for white codes. Mga white code lang ang ating pwedeng bilihin. Okay? White code lang ang pwede nating bilhin gamit ang ating account balance para, okay, ma-upgrade yun. Pagka mga higher package na, iba yung pambabayad natin, which ituturo ko din sa inyo. So kung halimbawa lang at ito, pay with business points account balance, ikiklik nyo lang yung buy now. And then, pag naklik nyo yung buy now, lalabas na dun yung ano, yung gift code na binili nyo. Okay? So yun yung isang paraan kung papaano natin ma-withdraw yung account balance. Tapos yung mga white codes na binibili natin, ibebenta natin dun sa mga gustong magpa-member. Okay? Other way of withdrawal. Yung iba naman paraan ng pag-withdraw. Okay, remember, dapat dito, bago tayo mag-withdraw, na KYC na tayo. Ang KYC dito rin. Okay, click nyo yung account, tapos click nyo ang upload KYC. Okay, ma'am, ayan. Ang susunod ditong page dapat, mag-upload ka ng picture at saka ng iyong valid ID. Okay, tapos isa-submit mo in 24 hours, may result na yan. Balik tayo sa withdraw. Click natin yung account and withdraw Bitcoin na. Hindi na sa gift codes. Kasi ang kagandahan sa withdraw Bitcoin, mawi-withdraw mo siya kahit less than 100 euro. Unlike pambili ng gift code, kailangan laging meron kang 99 euro para makabili. This time, kita nyo, account balance ko ay 89.8 euro pa lang. So you can withdraw this amount. Let's see. So let's say 89, ayan. 89 euro. Ay, in business points pa rin dapat ito pag nag-type ka. So let's say 890 points, that means 89 euro yan. Mangangailangan ka ngayon ng Bitcoin address. Kaya it is important for you to learn how to open an account. Lahat tayo mag-aral ng mag-open ng account sa iba't sa mga Bitcoin wallet na pwedeng maging available sa inyo. Now, one thing na nire-recommend ko, balik muna tayo sa Chrome ha. Okay, tuturo ko sa inyo. Tapos mamaya tayo babalik dito. Ang kailangan lang naman ito ay Bitcoin address. So, balik tayo. Doon sa inyong Play Store, ayan, mag-type kayo. Mas maganda yung itong Wirex kasi ay meron sa Europe. Okay? Wirex. Wait. Ayan. Wirex Visa Card Currency Wallet. Kaya nakaka-excite siya na gamitin because pwede kang mag-order ng card. Click mo yan pagka ano. And then, once na kinlik mo siya, yung green na nakalagay sa akin open, sa inyo na wala pang account, okay, ay pwede nyo siyang install. Once na in-install nyo, mabilis lang ditong mag-KYC. Parang magsa-selfie ka mismo dun sa phone na yan. Once na nakapag-selfie ka, may sasabihin ka lang na numbers, babasahin mo habang nire-record nila. Ganun yan. Tapos mag-upload ka lang dito ng ID mo. Yun lang. Valid ID rin lang ang kailangan nila and napakadali. So, kung gagamitin nyo ay Wirex, pakita ko lang muna. Mamaya pakita ko rin si Abra. With Wirex, eto na yan. Once na meron ka ng app, pag-login mo dyan, ayan ang makikita mo. Rewards card account. Ang gawin nyo muna, kung gusto nyo magka-card, click nyo yung card.
Pag nag-click kayo ng card, hindi ganito pa yung lalabas. Ang lalabas dito ay order card. Click nyo lang yon, tapos verify nyo address, diretso nyo lang yon, submit. Tapos darating sa inyo, sa akin, mga 1 week lang dumating. From Singapore, kasi nakabase sa Singapore, then I already have a Visa card. Diba? Ang ganda. Visa card can be used to purchase any transactions online. Visa card pa siya. O, diba? Ang ganda. And you can also directly withdraw kung nandito na lahat yung inyong mga Bitcoin na naipon. Okay? So, balik muna tayo doon. Let's say naka-order na kayo ng card, i-click nyo lang yung account. Doon sa account na kinlik nyo, originally, ang makikita nyo lang muna sa simula ay Wirex token. Wala pa yung Bitcoin, US Dollar, Ether, XRP. Wala pa yan. I-click nyo yung pencil sa right. Eto. Ayan, si Bong pa nga nagturo sa akin yan. Once you click yung upper right corner na may pencil, ang makikita nyo lang is add account. Pag kinlik nyo si add account, ayan na. Marami na kayong pagpipilian sa ilalim. Of course, you have to choose Bitcoin. Gusto nyo Bitcoin lang. Kaya ayan, meron na akong Bitcoin. Okay? So, ayan na yan. And then, if you are in Europe, di ba makikita nyo, meron akong automatic dito, US dollar. Balik muna tayo dito para ma-set up nyo siya. Punta ka ulit dito sa settings naman. Ayun. Doon sa settings, andi dito yung reference currency. Yon. Mamimili ka if you are in Australia, in ano to? AUD is what is this nga ba? Australian dollar, then euro, yung GBP, ito yung mga pound, then Hong Kong, Japan, New Zealand, then US dollar. So, if you are in the Philippines, sa US dollar ka lang pumili. Okay? Ayun na yun. Alam nyo yung pagpili ng preferences. Now, doon sa account, balik tayo. We need the Bitcoin address. Kaya click lang natin si Bitcoin. Pag-click nyo kay Bitcoin, copy address. Ayun. Makakopy nyo. Kung gusto nyo makita talaga, click nyo yung QR code. Ayun yan. Okay? Tapos pwede nyo i-share yung QR code nyo para padalan kayo ng pera. So, ayan. Nakopy nyo na siya, di ba? Then, let's go back muna doon kay CrowdOne. Doon sa withdrawal. Nakopy nyo na yung Bitcoin address. Balik tayo dito. Eto. Hang on. Balik tayo doon kay CrowdOne account mo. Tapos balik ulit ito sa back office. Tapos, di ba nakapag-submit na kanina tayo ng withdrawal? Let's say nag-close ulit itong CrowdOne account mo kasi ganun siya, nag-automatic close. Don't you worry. Click ulit yung account, click nyo yung withdraw Bitcoin. Then, kita nyo account balance. Ah, okay. Hindi pala nag-go through yon. Nga pala. So, 800. Let's say 800 business points na lang. That means 80 euro yung aking wini-withdraw. Then, click nyo yung Bitcoin address, paste nyo dito. Ayun siya. Tapos, dapat magbu-blue na si request withdrawal. Tap nyo ulit yung BP. Ayan, magiging blue na siya. Pag-click nyo ng request withdrawal, hintayin natin. Ayun na, nag-send na si CrowdOne ng code sa email address natin so you can confirm muna bago niya ituloy-tuloy ang pag-withdraw mo. So let's go. Kita nyo yung account balance, nabawasan na. Naging 98.8 business points na lang. Then let's go to my email address. Andito siya. So my email address, andito siya. CrowdOne, nag-email na agad and there is already a code sent to me. Copy nyo itong code. Copy. Balik kayo dun sa CrowdOne account nyo. Ayan. Click nyo ulit yung back office. This time, nakapag-process na kayo ng withdrawal. Iko-confirm nyo lang yung inyong 6-digit code. So, let's wait. Balik ulit kayo dun sa tatlong guhit-guhit na yan. Then, click nyo yung account. Click nyo yung withdraw Bitcoin. And click nyo yung transaction. Huwag na yung withdrawal kasi kita nyo oh, na na-process na, 98 na lang. So punta kayo dun sa transaction na ginawa natin. And here, swipe nyo lang siya pakaliwa. Swipe, swipe, swipe. Ayan yung 800 business points or 80 euro. Then dito nyo i-enter yung code na kinopy sa email. Ayan siya. Once na na-enter, ayun na yan.
transfer added at nasa waiting status yan. Waiting status for 2 weeks, 3 weeks, maghihintay lang kayo. And while blue pa yan, pag nainip kayo at meron kayong nadagdag na isa pa o dalawang transaction at nakabuo na siya ng 99 euro, pwede nyo i-cancel na lang to. Once you click cancel, ayan. Pag kinlik nyo yung cancel, babalik na doon sa account balance nyo. Click lang natin si Crowd1. Makikita nyo, bumalik na yung account balance ko at nandun na ulit yung perang we need, pinrases natin kanina for withdrawal dapat, which is 898 euro na ulit ngayon ng total ko. Okay? Kasi isang transaction na lang, if I earn 36 euro, 25 euro will be added here. Remember, 70% lang. Yung 30% sa Crowd1 Rewards. Okay? Pag nakabuo na to, then ibebenta ko na lang yung code. Now, remember na ang mabibili lang natin using our account balance ay white code. Paano if your downline will upgrade to the next level? Let's say yung higher package na. All you need is this. Click nyo ulit to. Click nyo yung account. Then, bibili kayo ng gift code, di ba? Eto, click nyo yung gift codes. So, ang ating ikiklik dito, yung upgrade. Ayan. Mag-a-upgrade ba siya from what? From white to black, which is 200 euro yan, or 2,000 business points. Or let's say lang na from black to gold upgrade. Ayan. Ayan yung 30,000, di ba? Or 5,000 euro. Sinelect mo yan. Then, sa baba, buy upgrade code. Eto na ngayon. You pay with Bitcoin. Buy now. At yung susunod, ha? Pag-click natin ang buy now, if you're planning to upgrade, ayan, make sure na ika-copy mo yung ano, yung exact amount in Bitcoin, which is, dali ha, kukopyahin ko rin to sa notepad ko, so that mamaya, pagpa-process natin ng withdrawal, mabilis. Hang on lang. Naglo-load pa yung system ko. So the amount that you need to transfer or yung kailangan mong ibalik dito or ibayad kay Crowd1 so that makakabili ka ng black to gold upgrade, di ba? Kailangan mo ay zero. Wait lang ha, nire-record ko kasi. Okay, ang kailangan mong amount dito ay 0.0461. Tama. 0.0461 na Bitcoin, which means yan yung katumbas ng halagang 30,000 pesos or 500 euro kasi nag-a-upgrade. Then once na na-record mo na yung amount, make sure to copy this. Kukopyahin mo itong Bitcoin address ni Crowd1. Pag na-copy mo na yan, kasi dyan ka magpapadala, remember, ng 500 euro. You have to go now to your Bitcoin wallet account. Tapos, for example, gamit mo lang ulit si Wirex. Kay Wirex muna tayo. Okay? Pagbalik natin kay Wirex, ang mangyayari dito, click natin si account, tapos kay Bitcoin, and then, eto, send. Kaya lang sa akin, hindi siya magbu-blue. Kasi walang laman. If in case na may laman ito, instead na add funds kayo, ang ikiklik nyo yung send. Ayan, ayaw siya mag-go through, no? Siyempre, walang laman. If in case may laman ito, pag nag-click kayo ng send, hihingi na yan ng Bitcoin address. At doon nyo ipipaste ang Bitcoin address, yung Bitcoin address ni Crowd1 yung kinapi natin kanina. So dito hindi tayo makakapagpatuloy pagpapakita kung paano yon. Let's go to Abra. Okay, kay Abra natin gawin. Ito si Abra. Kasi ang bawat isang Bitcoin wallet may kanya-kanyang advantage. So si Abra, let's see. Ayan, isa pa rin tong walang pondo. If you are buying a gift code galing sa Bitcoin, assuming lang na merong laman ito, si Abra, ang mangyayari dito ay ang ikiklik mo yung nasa baba, withdraw. Pag nag-click ka ng withdraw,
Ang susunod, send to crypto wallet. So remember, crypto wallet yung ating kinopya kay Crowd1. Then select nyo to, Bitcoin. Tapos ayan, to Bitcoin address, dyan nyo ipipaste. Oh, eto, let's see. Ipaste nyo dyan, kita nyo, yung Bitcoin wallet address na kinopya natin from Crowd1. Tapos dapat may extra fund itong laman ng Bitcoin wallet nyo, hindi lang 30,000, may extra fee pa kasi. Ayan, kita nyo to. Normally, may mga charges yan, mga 7%, 5%. Depende rin doon sa amount. Then, you can proceed on review. Ano muna, i-enter nyo muna pala yung amount, which is 0.0461. Ayan, then, merong deduct fee, o yung transfer fee. Tapos re-reviewin mo muna yan. Pag-click mo ng review, ayan ang sinabi sa akin, I cannot send more than ganitong amount, of course. Kasi konti lang yung amount ko. But with that, dire-diretso na yung transaction nyo. Okay? So ito ay using Abra Wallet. Kung bibili ka ng gift code na mas mataas pa kaysa White, through Bitcoin lang gagawin. Now, in order for you naman, halimbawa kay Abra, let's go back. Kunyari, nag-withdraw naman kayo kay Crowd1, dito nyo dadalhin kay Abra. Ang i-click nyo lang kay Abra ay hindi naman withdraw, kundi add money. Pag nag-click ka kay Abra ng add money, i-click mo rin yung deposit currency o cryptocurrency. Pipiliin mo si Bitcoin, click mo lang yung I agree. Tapos ito, makokopya mo na. Ito naman makikita ang iyong Bitcoin wallet address. Okay? So ito yung mga pamamaraan kung paano tayo mag-withdraw at paano tayo maging familiar. Pagdating kay Abra, may mga ibang pamamaraan din kung paanong mag-withdraw. Let's say dito nyo na nilagay lahat yung inyong withdrawal. Ay, yung inyong mga na-withdraw kay Crowd1, dito na nilagay lahat kay Abra. All you need is, pag gusto nyo nang dalhin sa banko, click withdraw. Pwede nyo dalhin sa bank account nyo. Kita nyo, 1 to 2 business days. No Abra fee. So, ayun. Pwede nyo i-ano dito, ipasok sa inyong bank account na-register nyo rito. Or you can click add a new bank account. Pili na lang kayo dyan. Okay? So, ganun lang siya kabilis i-manage. Ganun din naman yung kay Wirex. Anyway, that's it for withdrawal. Then, balik tayo kay Crowd1 account. Ang isa pang importante ay make sure all of you are registered with Mixer at registered din kayo kay Live Trends. Marami tayo ditong option ngayon kung paanong kikita. So, tatlo na. Nakikita nyo ba yung ibig ko sabihin? Tatlo na yung paraan kung paano ka kikita at ang pinakamabilis at pinakamalaking kitaan ay sa pag-i-invite ng mga magiging affiliate member. Ito na nga yung nagre-register at immediately nagpa-purchase ng packages, ng mga entrepreneurial packages. Dahil doon ay may system, automatic, lahat ng makukuha niya papasok din sa'yo. So, kung sa ngayon medyo challenging pa sa inyo, you can simply invite people, yung mga hindi pa member ni Crowd1, na balita nyo magbabakasyon. Ang gawin nyo, sabihin nyo, saan nyo ba planong magbakasyon? Meron akong yung offer. Kasi para ka na rin travel agency. Okay, click nyo yung tatlong account, yung tatlong lines. Sorry. Okay, dito sa account nyo, punta lang kayo dun sa tatlong guhit-guhit ulit, then click nyo yung C-Store. Make sure register din kayo dito. Punta kayo sa Live Trends. Remember, hindi sila magme-member sa Crowd1, magpapabook lang sila. Click nyo tong Live Trends. Pag kinlik nyo si Live Trends at hindi pa kayo registered sa Live Trends, ay ang unang page na makikita nyo dyan ay Allow, which means Crowd1 will send your information to Live Trends because Live Trends is another company para automatic yung registration mo once you click allow. So once na-register ka na doon, then you have now access to Live Trends at pwede ka nang magpabook. Pero pag gamit mo yung phone, ayan, laging ganyan siya. Kopyahin mo yung link na to, copy this link and paste it in your browser to log into Live Trends. So pasok ulit tayo dun sa Chrome. Let's paste this. Ayaw pa. Ayan. Pinaste natin. Bakit si Mixer lumalabas dito?
Ayaw pa. Iba, iba pala siya. Ulitin ko. Ouch. Wait lang. Balik tayo kay C-Store. Andun kay C-Store ang lahat ng ating mga partner companies. Make sure alam din natin mag-offer. Kasi with those people na magpapabook kay Life Trends, ay meron tayong 15% commission. Plus, yung 25% na sales ng company ay magiging part din tayo doon. So, eto, nakopya ko na siya, di ba? Let's go and paste it. Sa new tab na lang. Ayaw pa. Wait lang ah. Ayaw niya. Wait lang ah. Wait lang guys. Nga medyo naglo-load pa si system. Medyo challenging. Ayaw pang magpa-copy. Wait lang. Paste it to Google ulit. Ayan na siya. Yan. Sorry naman po to keep you waiting. Now, here is your Life Trends website na kung saan pwede na kayong mag-search kung saan siya pupunta. Type nyo lang dito where are you going kahit let's say Palawan. If you would like to go to the Philippines, ayan. Palawan, Philippines, click nyo lang yung search. And this one will show you one room and two guests. Pwede nyo palitan yung number of rooms. Then, andito na yan. Once na-click nyo yung search, it will give you the number of hotels or resort found. Ayan, 457 hotels. Tapos, you can select rooms.
As you can see, mayroong $50. Sometimes guys, may mga hotels na hindi nagbibigay ng 20%. Since nag-login tayo from our CrowdOne account to Live Trends, then there are hotels that can only give us 7% like this. Pero kita nyo naman yung price, sobrang mababa na siya. $60, then $4 ang savings, you only have to pay $56. Tapos may mga ibang hotels. Ayan, let's just select here, Veliago Resort. Adults only. Click nyo lang yung select rooms kung magbubook na kayo. Once you click select rooms, actually, nasusumusobra na tayo sa oras. Hahabol pa tayo kay Sir Alan. Then, and dito na yung Veliago Resort. Diyan, then you click on book now. Once you click book now, andyan, you have to enter kung may isang adult dyan. Let's say, ako to. Okay, I'll give you a sample. Kayo yung nagbubook ng pangalan ng ano, ng customer nyo. Actually, ang gagawin nyo dito, i-re-register nyo muna siya dun sa inyong CrowdOne account. Once may account na siya sa CrowdOne, para pag nag-diretsyong register kay Live Trends, sa kanya talaga to. Then, you have to select kung may two adults, etc. Andyan na lang yan. Kayo na bahalang pumili. One night stay. Tapos ayan. You have to pay. Ayan na yan. Tapos, click nyo na yung, ito. Enter nyo ulit yung name nyo. Ayan. Kunyari na lang yan. Then, your last name. Ayan na yung email ko. Tapos, my last name here. Ayan, then diretso, contact number, 0929, saan na yan? 0929794. Okay, tapos click nyo lang yung I have read and accepted. Tapos, ayan na, click nyo lang yung book now. Tapos yung payment information, tumatanggap siya ng mga cards like Visa, MasterCard, JC, and etc. Then yung information ng cards ninyo, billing address, not necessarily naman na credit card yung gagamitin natin. That is also the reason why nag-open ako sa Wirex, because I have that Visa card na pwede nating gamitin sa mga ganitong transaction. Then pag kinlik nyo yung pay now, ang susunod ditong page ay yung date of your reservation. Okay? So at least alam nyo na ipag-reserve nyo na yung friend nyo na ini-enroll nyo muna siya, registered with CrowdOne, hindi magpa-purchase ng package. Punta lang kayo sa C-Store, tapos click nyo yung Live Trends. Then dito nyo siya mabubook. And this will automatically be credited to your account dahil kayo ang sponsor. So make sure kayo ang sponsor sa account nyo, nag-login at nag-create ng link para i-register tong tao na to. And every month naman ang releasing of commission. So that is our second way of earning. Then the third way of earning, alam nyo na, yung Mixer na una ko nang diniscuss kanina, how to send your link. So that's all for now, guys. Do you have any question before we end this technical training? Kasi habol tayo kay Sir Alan Benji Ferrer. Meron po bang gustong magtanong? Mukhang wala nang gustong magtanong. So guys, sayang po yung oras. Let's go to Sir Alan Benji's webinar. By the way, konting announcement ulit. Yung atin pong technical training about this, about navigation, withdrawing Bitcoin, withdrawing funds, buying gift codes, ay ginagawa natin every Monday and Friday, 7 p.m. Philippine time. And Tuesday, Thursday, yung regular business presentation. Then we have our Sir Benji Alan Ferrer pala at 8 p.m. tonight. Ngayon na siya. Thank you so much.